بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome po ulit sa ating mga kapatid na mag-aaral dito sa Level 3. At katulad po ng ating napag-usapan ay pag-aaralan po natin ang wikang Arabi. At ang module po na ibinigay sa atin na pag-aaralan natin ay tungkol po ito sa Asmaul Isyara. Katulad ng nasa harapan ninyo, ito po ay Asmaul Isyara. Ano ba ang Asmaul Isyara? So ang Asmaul Isyara po ay ito po ay salita na ginagamit kapag mayroon tayong itinuturo na isang bagay, ito man ay tao, okay, hayop, mga bagay na walang buhay, at ganoon din mga lugar. Okay? So, ang wikang Arabi talaga ay ito ay makikita ninyo na napakalawak na wika, okay, sa lahat ng mga wika, okay, napaka mayamang wika. Dahil nga ito ay mayroong sa bawat uri ng pantukoy, okay, sa mga bagay-bagay ay mayroon siyang sariling ginagamit. Okay? So makikita po ninyo dito yung mga halimbawa nito, yung hada, hadihi, hadani, hatani, okay? Yung mga ito po, haulai, huna, hunak, hunalika. So ito yung mga halimbawa ng Asmaul Isyara na inshallah makukuha natin, no, sa ating pag-aaral base doon sa module na ibinigay sa atin, okay? Pero yung module na nakikita ko na ibinigay sa inyo ay actually ito ay mas mataas na antas dahil nga hindi na talaga dito in-explain yung ng malawak yung anong ibig sabihin ng mga bagay na ito. So ito ay mas advanced siya, okay, na pag pinag-aralan ninyo. So inshallah magsisimula tayo sa hada, sa pagkilala sa hada. Ano ba ang hada? Hada, ismul isyara siya. Na ito ay ginagamit kapag ikaw ay may itinuturong bagay na iisa na panlalaki. Okay? So yung hada ay ismul isyara na ginagamit panturo sa isang bagay na lalaki. Okay? So itong hada ay hindi pwedeng gamitin sa babae. So particular lang siya talaga sa lalaki at dapat ito ay nag-iisa. Kung marami sila, mayroon ding ginagamit doon. Okay? So ang halimbawa ng hada ay dito. Okay? So isa-isayin natin. Hada tabibun. Okay? So bago ko po makalimutan, itong hada dito, hada, sa katunayan dito sa pagkatapos ng ha, ay meron po yung nakatagong alif. Okay? So ito po yung tinatawag na mga letra na tuktab ay tuntak wala tuktab. Okay? Binibigkas siya pero hindi sinusulat. Okay? Ibig sabihin dito may nakatagong alif dyan. Kaya binibigkas ito ng mahaba. So, hindi ito binibigkas ng hada, hindi. Kailangan hada tabibun. Okay? So, ganun po yung pagbigkas. Kailangan may alif dito. Hada tabibun. Okay? So, ito po yung ismul isyara, hada. At yung tabib naman, ito po yung tinatawag na al-musharu ilayhi. Ito yung itinuturo mo. So, tinatawag siyang al-musharu ilayhi. Okay? So, ang ibig sabihin nito, hada, ang ibig sabihin ng hada dito sa wikang Tagalog, ito, yung katumbas nito ay ito. Okay? So, kung
translate natin sa Tagalog ito, hada tabibun, ito ay isang doktor. Okay? Ito ay isang doktor. Ito ay isang doktor. So, mapapansin niyo dito na yung tabib ay isa lang siya. Okay? Isa lang siya. Kaya ang ginagamit dito ay hada. At saka, panlalaki siya. Okay? Pangalawa, halimbawa, hada masjidun. Okay? Hada masjidun. Ito ay isang masjid. Ito ay isang masjid. Pangatlo, hada babun. Ito ay pintuan. Okay? Ito ay pintuan. So, mapapansin nyo dito sa tatlong halimbawa natin na ito, itong lahat na ito ay yung tinuturo mo dito ay malapit lang siya. So, kung malayo siya, merong ginagamit na ismul isyara. So, hindi dapat ito yung gamitin kapag malayo na siya. Okay? So, kung malapit siya, ito yung dapat yung gamitin, hada. Kung malayo siya, merong ginagamit. So, inshallah, matatalakay natin yun. So, isa-isayin natin ito, yung mga halimbawa dito. Okay? So, itong tatlo na ito na nandito sa itaas ay nandito siya sa ibaba. Para malaman natin, no? So, ismul isyara. Nasaan dito yung mga ismul isyara? Ito siya. Hada. Okay? Yung ismul isyara niya lahat ay hada. 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 Okay? Ano yung bagay na itinuro mo? Yun yung tinatawag na al-musharu ilayhi. Ito naman siya. Tabibun. Okay? Masjidun. At saka babun. So, yan yung mga itinuro mo. Okay? Anong uri nito? Ibig sabihin, anong uri itong itinuro mong ito? Ito ba ay babae? Ito ba ay lalaki? Ito ba ay tinatawag natin na isahan, dalawahan, maramihan? So, ang lahat ng ito ay isahan siya. Okay? Isa lang yung tabib, isa lang yung masjid, isa lang yung bab. At lahat sila ay lalaki. Okay? So, ang gagamitin talaga ay hada. Okay? So, malinaw, inshallah. So, dito po tayo sa, kasi itong ma, itong hada, pwede mo itong gamitin sa pagtanong. Okay? Depende kung ano yung itatanong mo. Okay? So, mayroon tayong tinatawag na ma, ma'ul istifham. Ang ma'ul istifham ito ay ginagamit sa kapag ikaw ay magtatanong sa mga hayop, okay, hayawanat, at saka sa mga jamadat, yung mga walang buhay. Okay, ginagamit siya partikular sa mga hayop at saka sa mga jamadat na tinatawag walang buhay. Yustakdamu lil hayawanat wal jamadat. So, paano siya ginagamit? Palaging ginagamit itong mana ito sa unahan. Okay? Kung halimbawa, may tatanong ka, ano itong bagay na ito? So, gagamit ka ng ma kapag yung bagay na tinatanong mo ay para sa hayop at ganun din para sa mga bagay na walang buhay. So, ma yung gagamitin mo. Kung tao yon, iba naman yung gagamitin mo. No? So, ma yung gagamitin mo. Ang paggamit nito, ma, tapos isusunod mo yung ismul isyara. Okay? So, mahada. Okay? Ano itong bagay na ito? Ang kasagutan, hada baitun. So, kung titignan nyo, nauna yung ismul isyara, pagkatapos, bait. Hada baitun. Ito ay bahay. So, pangalawa, ganun din. Mahada, okay? Yung tinatanong naman dito ay isang hayop. Yung una kanina, walang buhay, no? Yung bait, yung bahay. Dito na sa pangalawa, ang tinatanong dito ay hayop. Kaya ang ginamit pa rin ay ma. Mahada. Ano itong bagay na ito? Yung kasagutan niya, hada kalbun. Ito ay isang aso. Okay, yun yung kapag gusto mong gamitin ang isyara sa pagtatanong. Okay? Sa mga hayop, ganun din sa
mga walang buhay. Kapag gagamitin mo naman sa mas ano pa, parang gusto mong makasigurado talaga yung pagtatanong mo. So, naninigurado ka na ito ba talaga yung ito ba talaga yung katawagan dito sa bagay na ito na nasa harapan mo. Okay? So, kapag naninigurado ka, ang gagamitin mo ay alif. Ha? Alif alistifam ito, alif. So, paano yun? Katulad dito, no? Nauna pa rin yung istifam, itong alif na ito, yan yung istifam. Okay, yung hada ismul isyara. Yung tabib, sabi natin, musyaru ilayhi. Okay? So, pagtatanong, ahada tabibun, ito ba ay isang doktor? Ahada tabibun, ito ba ay isang doktor? Yung kasagutan nito ay depende. Kung tama, babanggitin mo, naam. Dito, naam siya, dapat. Okay? Tapos, sasabihin mo ulit, hada tabibun. Okay? Kung tama yon. Okay? So, ang gagawin mo lang dito ay dadagdagan mo lang dito ng naam. Pagkatapos, hada tabibun. Okay? Ibig sabihin, buburahin mo lang yung alif na isusulat mo naam. Hada tabibun. Ibig sabihin ng naam ay oo. Okay? Oo, ito ay tabib. Pero kung mali, eh, halimbawa, hindi tabib yon, bagkus isa siyang muhandis o isa siyang engineer. Okay? So, ang sasagot mo sa kanya ay hindi, la. Okay? Tapos, sasabihin mo yung tama. Hada muhandison. So, ganun lang. Depende dun sa bagay na tinanong. Kung totoo, naam ang kasagutan. Kung hindi naman, la ang kasagutan. Okay? So, palaging nilalagay dyan yung tamang kasagutan kasi yun yung tamang paraan ng pagsasagot. Okay? So, yun ay tabib. Dito naman, ahada usfurun. Ito ba isang ibon? Naam. Hada usfurun. Oo, ito ay isang ibon. Dito na sa pangatlo, ahada baytun. Ito ba isang bahay? Okay? Naam. Oo. Ito ay isang bahay. Ahada baytun. Naam. Hada baytun. Oo, ito ay isang bahay. So, kung ang tatanungin mo naman ay isang tao, kailangan ang gamitin mo ay man. Okay, ito yung man al-istifham. Ito ay ginagamit sa tao lang. So, hindi siya ginagamit sa hayop. Okay? So, yung ma kanina dito sa harapan, ma. So, ginagamit ito sa hayop at saka sa mga walang buhay. Samantala dito sa man, ginagamit lang ito sa tao. Okay? So, paraan nito, ganun din, nasa unahan, manhada. Ano itong bagay na ito? O sino itong taong ito? Okay? Sino itong taong ito? Ang kasagutan, hada tabibun. Ito ay isang doktor. Hada tabibun. Ito ay isang doktor. Ganun din. Manhada. Okay? Pangalawa, hada mudarrisun. Ito ay isang mudarris. O ito ay isang teacher. So, ganun lang po mga kapatid. No? So, kinuha natin dito inshallah sa mga susunod na lecture natin ay kukunin natin yung aklat talaga na nasa inyo. So, nandun yung mga halimbawa. Bibigkasin natin yung mga nandun. Babasahin natin yung tamang paraan ng pagbasa. At ganun din kunin pa natin yung mga iba pang mga kaalaman na tungkol sa hada. Okay? So, ito yung nakuha natin inshallah sa araw na ito. At inshallah, sa tingin ko ay para hindi kayo mas mahirapan sa pag-aaral nito, ay kailangan mas maintindihan nyo muna itong una. Okay? So, pag-aralan ninyo mabuti ito, ano yung ibig sabihin ng hada, paano gamitin ito, paano gamitin kapag sa pagtatanong. Okay? So, inshallah ay naging malinaw sa inyo ito. At kung may mga katanungan kayo, mga kapatid, ay inshallah magtanong kayo sa Monday at saka sa Sunday at saka Monday, inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.